Hi guys! Welcome to my YouTube channel. Today, papunta ako ng Cubao. Kasama ko ang tatay ko na busy sa pagdadrive. Pumunta kami ng Cubao para ipa-shipping yung mga item papunta ng Abra. Almost 3 months na tayo nasa panahon ng pandemya na COVID-19. Marami ang sa ating mga kababayan na na-stranded dito sa Manila na taga-province at gustong makauwi sa kanilang mga probinsya. Kami din ang nagtatanong kung ano na ang sitwasyon ng mga terminal ng bus sa Cubao papauwi ng mga probinsya tulad ng Pampanga, Tarlac, Ugigaraw, Abra, or yung malalayo or Bigan. Tinatanong nila kung may mga biyahe na nga daw ba. So today, after ko magpa-shipping papuntang Abra, i-update ko kayo sa mga sitwasyon ng bus terminal sa Cubao ngayong under GCU na ang Cubao sakop ng NCR. So, balitaan ko kayo mamaya. Hi guys, andito na ako sa Cubao. So ipapadala ko lang yung item na ipapaship ko papuntang Abra. Then update ko kayo mamaya regarding sa sitwasyon ng mga ilang terminal bus dito sa Cubao. So andito ako guys sa Partas, sa tapat ng Partas Terminal sa Aurora, Cubao. So alamin natin kung ano na ang sitwasyon sa loob, kung may biyahe na ba, kung nag-receive ba sila ng mga way bill or shipping lang. So tara, samahin niyo ako. So andito tayo ngayon sa Partas Terminal sa Aurora sa Cubao. So kung napapansin nyo, may mga bus pero tigil talaga at walang pasahero sa loob. So ayan siya. So, sa mga nagtatanong papunta ng Bigan, Abra, so wala pa pong biyahe ang Partas bus dito sa Aurora Cubao terminal nila. So sa mga nagtatanong regarding sa biyahe, sa kung available na yung biyahe, pwede nyong kontakin ang Partas office sa number na to sa baba ng screen. At sa mga nagpapadala papuntang Lawag, Abra at Bigan, pwede nyong kontakin ang waybill number nila para ma-update kayo kung anong mga biyahe ng shipping ang pwede nyong ipadala. So ang next natin ay dito sa DLTB sa Aurora, Cubao din. Tapat halos lang siya ng Partas dito sa Aurora. So alamin natin kung ano na ba ang sitwasyon ng mga biyahe nila ngayong under GCQ na ang Cubao. So ayun guys, hanggang ngayon wala pa rin biyahe ang DLTB. So andito ako ngayon sa Bicol Isarup. Aalamin natin kung anong mga biyahe ba or may biyahe na ba dito sa kanila papunta ng Legazpi, Sorsogon, Tabaco, Catanduanes at Masbate. So tara, samahan niyo ako. So ngayon nandito tayo sa Bicol Isarup. Kung mapapansin niyo, ito ang mga biyaheng Legazpi, Naga, Sorsogon, Tabaco, Catanduanes at Masbate. Kung mapapansin niyo, may mga pasahero na nandito pero ito ay meron silang mga requirements at katunayan na pwede na silang umuwi sa kanilang province. So ano ba yung mga requirements? So kailangan ng medical, travel pass at acceptance galing sa bayan nila kung saan sila uuwi. So itong mga pasahero dito is uuwi sila ng Magallanes or Sorsogon. So ayan. May mga requirements po sila kaya allowed po sila na umuwi sa Sorsogon, Magallanes. So papunta tayo ngayon ng 5-star bus. I-check natin kung nag-ooperate na ba yung terminal nila dito sa Cubao. At update ko kayo mamaya. So andito tayo ngayon sa terminal ng 5-star bus along EDSA dito sa Cubao. So i-check natin kung anong sitwasyon ng terminal nila ngayon under GCQ dito sa NCR.
So ayan, ngayon nandito na ako sa 5-star bus. Ayan. So base, kung makikita nyo sa likod, sarado. So ibig sabihin, hindi pa sila nag-ooperate. So kung meron man kayong question, meron naman silang email or website or page sa Facebook. Message na lang sila doon para sa mga bagong update nila sa mga biyahe nila papauwi ng mga province. So andito ako sa terminal ng Baliwag Transit sa Cubao. Kung mapapansin nyo, hindi pa rin nag-ooperate yung terminal nila, so wala pang bus. So ayan, malinis pa yung parking lot nila. So ayan, nandito tayo sa terminal ng Ceres Bus dito sa Along New Cubao. So kung mapapansin nyo, may mga bus pero based dun sa nakausap ko, hindi pa rin sila nag-ooperate. Wala pa rin silang shipping papunta ng Iloilo. Walang shipping at biyahe papuntang Iloilo, papuntang Bacolod, papuntang Visayas na covered ng kanilang biyahe. So guys, ito ang update. So wala pa ring biyahe. So hello guys, nandito ako sa Victory Liner. Isi-check, kung makikita nyo, sarado pa yung entrance nila. Pero bukas sa gilid. So isi-check natin kung anong meron sa loob. I think pwede silang mag-receive ng mga shipping papunta mga province like Pampanga, papuntang Tigigaraw, sa Isabela. So i-check natin, tara pasok tayo. So andito tayo ngayon sa Victory Liner sa Cubao. So kung mapapansin nyo, maraming tao dito pero hindi sila mga pasahero. So yung mga tao na nandito is nagpapadala lang ng package nila for shipping. So papuntang Baguio, papuntang Tagigaraw, papuntang Pampanga. So ayan, ayan yung sitwasyon ngayon dito. So okay naman, meron silang distance. At kanina na dinig ko sumisigaw yung guard pag nakikita niya na kulang na lang maglapit-lapit. So ayan yung mga bagahe papuntang Santiago, Iligan, Rojas, Baguio, Tugigaraw. Ayan, merong Alaminos, Pangasinan, Sison, ayan, papuntang Dagupan. So ayan. So ayan yung update ngayon dito sa Victory Liner. So sa mga nagtatanong kung may biyahe na sila, so wala pa po. Ang ina-allowed pa lang po nila is yung sa mga bagahe for shipping. Ayan. Ayan sila kuya. Ayan. Ang ating mga frontliner. Say hi naman kuya. Ayan. Hey. Hi guys! Oh, hi guys. Ayan. Yeah. So ngayon, nandito na ako sa bahay namin. At syempre, bago ako pumasok ng bahay namin, naglinis ako ng katawan, nag-alcohol at nagpalit ng damit para walang virus na ipasok sa loob ng bahay namin at laging safe yung family ko. Sana makatulong yung video na ginawa ko, yung pagpunta ko sa mga terminal ng bus para alamin kung ano ang sitwasyon na, kung open na ba sila, may biyahe na ba sila. At para dun sa mga kababayan natin na miss na yung mga pamilya nila sa province na gusto na nilang makita, makasama. So konting tiis na lang po muna tayo at antabayan na natin, antayin natin ang advice ng presidente, advice ng gobyerno, kung kailan nila ibabalik yung mga pagta-travel or yung mga biyahe para din naman sa atin to, sa kaligtasan ng lahat at ng buong pamilya natin. Kaya konting tiis na lang po at malalagpasan din natin itong nararanasan natin ngayon. Kaya huwag kalimutang mag-subscribe sa YouTube channel ko at i-click mo na din ang bell button para lagi kang updated sa mga bagong video ko.